Magandang araw po. This is Mayor Lyson, also known as ang magsasakang reporter. Ikinararangal ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, magugutom ng aking kapwa. Ikinararangal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi ako sa pagbibigay ng makabuluhan at makatotohanan ng impormasyon sa ating mga kababayan. Bilang isang magsasaka, ang pagtatanim at magsasaka sa probinsya, dinala ko po hanggang dito sa Metro Manila. Ngayon po ay nagtuturo tayo ng urban gardening in a plastic bottle, self-watering plant. Ngayong araw pong ito ay tatalakayin ko ang health benefits o taglay na benepisyo sa ating katawan ng utaw o soybeans. Ano? Una po, yung part 1 natin ay yung soy plantation, ano? Pagtatanim ng soybeans. At ang second part natin ay ang soya production. At ito pong pangatlo ay ibibigay ko po sa inyo ang 34 health properties and components na taglay ng soybeans. Halipo kayo, samahan niyo ako. Alamin natin ang taglay na health benefits ng soybeans. Yung part 2 po ng video ngayon, itinuro ko po sa inyo yung paggawa ng soya milk. Ano? Ang taglay na health benefits po ng soya milk, unang-una po yan ay omega-3. Natatangi po siya dahil plant ang kanyang classification, pero meron siyang omega-3. Ang omega-3 po ay nakukuha lang sa isda. Ano? Tapos po, mataas ang kanyang calcium, pampatibay po ng ating buto. Ano? Fiber, siya po naglilinis ng ating colon. Zinc, tapos potassium, ano? Meron po siyang anti-cancer, anti-diabetes, ano? Tapos good for the heart. So ganyan po ka-healthy yung soya milk. From soya milk po ay nagkaroon ng isang variant, ano? Another variant na KKK soya milk with choco, no? So kung ano po yung taglay na healthness kanina nitong flame o classic, ay ganun din po itong choco flavor. Okay, sumunod po yung ice candy, ano? Sa part 2 rin po ng ating video ay itinuro ko rin po yung paggawa ng soya ice candy. Ganun kamukha rin po ng paggawa ng soya milk. Inilagay lang po natin sa packaging na ice candy. So dalawang variant din po siya. Una yung classic at meron din po siyang choco flavor. No? Sa mabili po itong mga gatong ice candy sa mga bata, ano? Lalong-lalo na po sa mga estudyante. Tapos from malamig na produkto po, ano? From soya milk, ice candy, gumawa po tayo ng soya coffee. So ito po yung original na 3K Herbal Blend Soya Coffee. Nandiyan po yung taglay na health benefits ng soya coffee. Ang kagandahan po ng soy coffee, ano? Kung mahilig po kayo sa kape, ito po'y walang caffeine, ano? Lahat po kasi ng nabibiling kape sa merkado made of coffee beans ay mayroong caffeine. Ang caffeine po ay siyang nagkukos ng ating pagdighay ng maasim, ano? Kaya nagiging acidic, ano? Sumasakit po minsan ang tiyan natin because of acid. Ang kagandaan po ng soy coffee, wala po siyang caffeine. So ito po yung unang produkto, ito pong pure soya coffee. Nagkaroon po ng second variant yan, yung soya coffee with turmeric, ano? So alam nyo naman po yung turmeric, luyan dilaw, napaka-healthy din po niyan. Tapos nagkaroon po ng third variant ay yung soya coffee with mangosteen. So yun po yung tatlong variant na soya coffee ng KKK Enterprises na made of soybeans, ano? Ang iba pa pong taglay na health benefits ng produkto mula sa soya ay itong mga sumusunod, ano? Para ito po yung nasa categorized na superfood, ano? Kumain ka lang po ng produkto mula sa soya ay para ka na rin kumain ng gulay, isda, karne, prutas dahil po sa taglay na 32 health properties and components. Base sa pag-aaral ng University of the Philippines, Los Baños o UPLB at ng Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research, na ang utaw o ang soybeans ay isang complete food o superfood dahil taglay nito ang mga sustansyang makukuha mula sa karne, gulay, isda, gatas at prutas. Kaya ugaliin po ninyo na uminom at kumain
ng soy product, ano? Para po makuha ninyo ang mga sustansyang taglay ng soybeans. Unang-una dito ay ang may mataas na protina, niacin, vitamin B3, folate, fiber, calcium, zinc, lecithin, omega-3 fatty acid, potassium, carbohydrates, isoflavones, iron, magnesium, phosphorus, sodium, vitamin C, thiamine, vitamin B1, vitamin A, at vitamin E. Ang protina mula sa utaw o soybeans ay 2 beses ang higit na protinang makukuha mula sa karne. 4 beses na mas marami sa protinang makukuha mula sa itlog. At 12 beses kumpara sa protinang makukuha mula sa gatas. Ang protina ay siyang tumutulong sa paggawa ng hemoglobin na bahagi ng red blood cell na nagdadala ng oxygen sa ating katawan. Tumutulong ito sa pagbuho ng muscle kaya't hindi ito nagiging dahilan ng pagtaba. Ang niacin naman ay mahalaga sa pangkalahatang kalusugan ng tao. Inaalis nito ang bad cholesterol sa ating katawan kaya't nawawala ang panganib na magkaroon ng cardiovascular diseases. Mataas din ang antas na taglay na fiber ng utaw. Mahalaga ito sa digestion process ng ating katawan. Nagpapabagal ito sa eating process, kaya naiiwasan ang overeating na sanhi ng obesity o labis na katabaan. Ang mga produkto pong ito, ano? Bali, nasa 7 years na po ngayon na nasa market, ano? Napatuloy pong tinatangkilik ng ating mga kababayan. At bilang sukli po sa tulong sa atin, ano, ng Panginoon, guidance sa atin ng Panginoon sa ating produkto, ay once a week po, ano, nagbibigay po tayo ng feeding mission sa mga less fortunate nating mga kababayan, particular po yung mga street children. Po yung mga matatanda sa kalsada. Meron din po tayong orphanage na tinutulungan, ano? Ang magsasaka reporter po sa aking soybean farmer at processing, ako po ay supported by the government, ano? Lalo-lalo na po yung Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research. Ganun din po yung Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMEC. Ganun din po yung CLSU, ano? At ito pong bandang kalagitnaan po ng aming processing ay tumulong na rin po sa amin ang DOST, ano? Department of Science and Technology, para po mapa-improve pa yung aming produkto. Minsan po, na-invite din po yung magsasaka reporter sa iba't ibang lugar, ano? Mga estudyante ay nagpapaturo po sila ng pagtatanim ng soybeans. Ganon din po yung urban gardening. Naging achievement naman po ng magsasaka reporter sa ating soybean plantation, production, and ako po mismo nagmamarket. Noong 2016 po, ano, ginawaran po tayo ng 2Farm, ano, ng Citation Award bilang Most Outstanding Farmer of the Philippines, 2016. So, ito po yung binigay na Citation Award ng 2Farm, ano, bilang isa sa mga Most Outstanding Farmer of the Philippines. At noong 2017 po, ay nabigyan din po tayo ng award ng BCYF bilang Most Outstanding Agribusiness. Po yung BCYF Innovation Award na ibinigay sa magsasakang reporter. So, ilan lang po yan sa mga naging achievement ng magsasakang reporter. At yung produkto pong ito ay na-feature na po ng una yung negosyong swak na swak, ano, ng ABS-CBN. Tapos din po yung
ng GMA 7 ano sa kay Cara David, yung pinasarap finiture naman po yung ating soy milk at ang ating soya coffee. Na feature na rin po ito sa iba't ibang batang newspaper at radio. At ganun din po sa mga magazine, ano, agriculture magazine, lalo na po yung Manila Bulletin at yung libro ng Department of Agriculture, ano? Ganun din po yung PhilMEC, yung Philippine Center for Post Harvest Development and Mechanization, ano? Nasa front page po tayo ng kanilang news magazine, ano? Taka po iba pang mga agriculture magazine dito sa ating bansa. Ibig sabihin po ay matagal na po natin itong ginagawa at subok na, ano? Kung sa soybeans po ang pag-uusapan, subok na po yung ating technology, ano? Na itinuro, inakma po ng tinuro sa atin ng Department of Agriculture na atin ang pong isinagawa at ngayon po sineshare natin sa ating mga kababayan, ano? Yung mga iba't ibang agriculture magazine, ano? Na feature po yung magsasakang reporter, no? May dalawang libro po dyan ng Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research at ang DA Bar. Ito po, libro po ng DA yan. At yun naman po ay ang libro ng PhilMEC na naka-feature din po ang magsasakang reporter, no? Ay ang libro ng PhilMEC, ano? Yan po yung ating farm, Maarbes, ano? KKK Enterprises. Ilang newspaper, ano? Tsaka certificate ng magsasakang reporter kaugnay ng ating soybean plantation at soybean production. Nais ko pong magpasalamat una sa Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research, PhilMEC, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, CLSU, Central Luzon State College and University, at ang DOST dahil po sa tulong ninyo, kaya po naging matagumpay ang ating paglalakbay, kaugnay ng ating pagpa-farming, kaugnaan ng soybean production, soya plantation, at ito nga po, na i-market natin na maganda, kaya po na tinangkilik naman po sa merkado. Sa mga patuloy naman pong nagsusubscribe dito sa channel na ito, ano? Ako po ito uspuso nagpapasalamat sa inyo. Kaya po patuloy na lumalawak itong channel na ito nang dahil po sa inyo. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, ano? Mag-subscribe na po kayo, no? Like, share, click the bell button. Nang sa ganun po kapag may bago akong tutorial, ay ma-informaan po kayo. Maraming salamat po. Stay safe. God bless us all.